one of the business coaches of Easy Global Family. At ngayon, meron naman ako i-share sa inyo na makakapagpabago ng buhay niyo. Good morning! Maraming salamat po, lalong-lalo na sa nakakapanood ng video na ito. Pasalamatan mo rin ang sarili mo dahil binigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo para tignan ang isang napakagandang opportunity. Dalawa lang po ang pag-uusapan natin. Una, pag-uusapan natin ng magandang produkto. Pangalawa, pag-uusapan natin ng magandang negosyo. Pero siguro mas magandang pag-usapan muna natin ng magandang produkto. Dahil naniniwala ko na pag may magandang produkto, may magandang negosyo. Pag may magandang negosyo, may magandang produkto. Ang maganda po dito sa product na pag-uusapan natin, ang Involve Health. Kung tatanungin ko po kayo, maganda bang negosyo ang health? Kung iisipin mo, magandang negosyo ang health. Pero at the back of your mind, hindi ka sigurado kung maganda talagang negosyo ang health. Sige, tingnan natin. Kung tatanungin ko po kayo, importante ba sa tao ang health? O sobrang importante? Alam mo ba kung bakit ko natanong yan? Simple, pag tinanggal ko ang tao, may health. Pag tinanggal ko naman ang health, may tao. Ngayon uulitin ko, importante ba sa tao ang health? O sobrang importante? Kung sobrang importante sa tao ang health, anong ibig sabihin? Nagiging importante na rin sa tao ang business mo dahil ang business mo, health. Since tao po ang pag-uusapan natin, naniniwala po ba kayo na ang tao ay may katawan? Oo naman! Kung tatanungin ko po kayo, importante ba sa tao ang katawan o sobrang importante? Kung sobrang importante sa tao ang katawan, what if mapabayaan ng tao ang katawan? Anong mangyayari? Magkakasakit. Pag nagkakasakit ang tao, anong ginagawa? Nagpapadoktor, nagpapacheck-up, nagpapagamot. Kung nagpapagamot ang tao, ano binibili? Siyempre, gamot. Ang tanong, gamot. Gastos o hindi? Siyempre, gastos. Pag hindi mo ginastosan, ano mangyayari sa sakit? Siyempre, lalala. Pag lumala ang sakit, ano mangyayari sa katawan? Siyempre, manghihina. Pag nanghina ang katawan, akala ng iba, katawan lang ang nagkakaproblema. Pero hindi nila alam, apektado ang trabaho. Pag apektado ang trabaho, apektado ang kita. Pag apektado ang kita, ang pinaka naapektuhan sa lahat is yung pamilya. Ang pinaka naapektuhan pa is yung mga pangarap mo. Sabi daw nila, madali itong kitain ng pera pag masipag, matyaga. Opo, tama po. Madali pong kitain ng pera pag masipag, matyaga. Pero ito naman na sasabihin ko sa'yo. The moment na magkasakit ka, madaling ubusin ang sakit ang pera mo. Lagi ko po itong sinasabi. Aanin mo ang limpak-limpak na salapi kung punong-puno ka naman ng sakit. At ang pinakamahirap pa po dyan, wala namang pera, meron pa pang sakit, yun ang sakit. Since presyo ng sakit, ano ngayon ang gagawin mo para hindi ka magkasakit? Simple, wala ka ng choice. Uulitin ko, wala ka ng choice, kailangan mo nang mag-take ng food supplement. Alam mo kung bakit? Marami ng kumpanya nagtayo. Marami ng pharmaceutical na nagtayo. At hindi naman nila i-invento yung mga produktong yan kung hindi kailangan. Bakit? Kasi kailangan mo na talaga. Ngayon, pwede mong sabihin sa akin, teka lang, food supplement? Eh, gastos yan eh. Opo, tama po, gastos po ang food supplement. Pero ito naman ang sasabihin ko sa'yo, di bali nung gumagastos ako at is healthy naman ako. Bakit? Pag nagkakasakit ka, ano bang iniinom mo? Di ba gamot? Tanong, ang gamot, gastos o hindi? Di ba gastos? Kung ikaw ang tatanungin ko, anong mas gusto mo? Gumagastos ka na healthy ka o gumagastos ka na may sakit ka? Parehas lang gastos. Ang malupit pa niyan, every time na gumagastos ka, may sakit ka pa, komportable yan ata. Siyempre, hindi. Sabihin na natin gumagastos ka dito at is healthy ka naman. Pinakamaganda pa sa lahat, bukod sa healthy ka na, business mo pa. Business mo pa, kumikita ka pa. Ang pinakamaganda pa sa lahat, bukod sa healthy ka na, kumikita ka pa. Bukod sa kumikita ka na, healthy ka pa. Pag-usapan naman natin ang negosyo. Maaaring magustuhan may produkto, maaaring bibili ka ng produkto. Pero ito ang totoo. Gagawin mo kaya ang negosyo? Pag business ang pinag-uusapan, kasi hindi naman lahat ng tao is business-oriented. Karamihan ng tao is career-oriented. Alam mo kung bakit? Marami kasing tao na pagdating sa business, ang dami niyang perspective. Alam mo, isa sa mga perspective ng tao pagdating sa negosyo, una, is wala akong pera. Pwede mong sabihin sa akin, teka lang, wala naman akong pera. Kanina nung pinapanood mo tong video na to, wala kang problema. Pero ngayon, may problema ka na. Ano? Pera? Pangalawa, pwede mong sabihin sa akin, teka lang, maganda sana yung negosyo. Kaso nga lang, wala akong time. Walang kaso, pero meron mas worse. Wala ka na ng time, wala akong pera. Pangatlo, maaaring ito ang problema mo. Teka lang, okay yung business. Kaso nga lang, hindi ko yan alam, hindi ko yan hilig, hindi ko yan linya. Ew. Pero ito yung totoo. Sabihin na natin hindi mo to hilig. Sabihin na natin hindi mo to linya. Pero kung ito naman ang magpapabago sa buhay mo, bakit hindi mo linyahin? Pang-apat, maraming isa ito sa mga problema mo. Teka lang, okay yung business. Kaso nga lang, risky yan eh. Naku, malulugi lang ako. Ang pinakamalupit niyan, hindi mo pa nga inumpisan ang business mo. Feeling mo, lugi ka na. Ang matindi niyan, anong malulugi sa'yo? Eh di ba sabi mo kanina wala kang pera? Ito ang tanong, kung problema mo ang pera, problema mo ang oras, problema mo na dahil wala kang alam, dahil iniisip mo malulugi ka, bakit? Pagdating kaya ng panahon, yan pa rin kaya ang problema mo. Pag-usapan po natin ang life cycle. Importante po ang life cycle. Isa sa mga dinadaanan ng tao na life cycle is yung pag-aaral. Kung ikaw magkakaanak o magkakaanak pa lang, pag-aaralin mo. Siyempre, pag-aaralin mo.
Kawawa naman yung bata kapag hindi natuto. Hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa. Pagkatapos mag-aral, anong susunod? Siyempre, gagraduate. Pagkatapos graduate, anong susunod? Siyempre, magtatrabaho. Pero pansinin mo ito, meron pong mga taong hindi nakapag-aral, hindi nakagraduate, pero nagtatrabaho. Bakit? Isa po sa mga life cycle na dinadaanan ng tao is kailangan magtrabaho. Itong tanong, gusto niyo po bang habang buhay nagtatrabaho? Siyempre, hindi. Gustuhin niyo man po magtrabaho ng 60 to 65 years old, wala na kayong choice. Anong sasabihin ng boss niyo? You're out. Bakit? Anong tawag po doon? Retired. Pag kayo po ba ay nag-retire, may pera o wala? Siyempre, meron. Anong tawag doon? Retirement fee. Pero dahil ikaw ay nag-retire, at trabaho, tuloy o tigil? Siyempre, tigil. Pag tigil ang trabaho, ang sweldo, tuloy o tigil? Siyempre, tigil. Dahil tigil ang trabaho, tigil ang sweldo. Ang gastos, tuloy o tigil? Siyempre, tuloy. Pag tuloy ang gastos, ang retirement fee na pinaghirapan mo, mauubos o hindi? Siyempre, pwede mauubos. Para hindi mauubos ang perang pinaghirapan mo, anong gagawin mo? Siguradong naisip mo ngayon, business. Ito tanong, kung papasok ko ngayon sa business para hindi mauubos ang pera mo, di ba sabi mo kanino wala kang time? Anong sense na nagtrabaho ka ng buong buhay mo para lang pala pumasok sa business pagka-retire mo na wala kang alam sa business, ang pera pinaghirapan mo, mauubos lang. Pero kung tatanungin naman kita, kung papasok ka lang rin naman sa business, anong mas gusto mo? Ngayon o later? Alam mo kung bakit ngayon? Pag ngayon mo inaral ang business, ngayon ka nagdesisyon ng business, ngayon mo ginawa ang business, ngayon mo matututunan? Yes. Ngayon ka rin kikita? Yes. Pero pag later mo inaral ang business, later ka nagdesisyon ng business, later mo ginawa ang business, later mo rin matututunan? Yes. Later ka rin kikita? Yes. Kaya kung papasok ka sa business, anong mas gusto mo? Ngayon o later? Kaya naman hindi ko na patatagalin, panoorin nyo ang next video para malaman nyo kung gaano kaganda ang ating mga produkto na pwede nyong gamitin at pwede nyong gawing negosyo.